So magandang araw sa inyong lahat mga bro, muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob sa atin para makagawa ulit tayo ng mga panibagong kaalaman, mga video patungkol dito sa ating mga motor. So ngayon araw mga bro, sasagutin ko lang ulit yung mga pangilan-ilan na nagtatanong sa atin ano daw yung mga posibleng dahilan kung bakit nagbabackfire ang ating mga motor. Alam niyo mga bro, meron na tayong video nito, kung di ako nagkakamali, meron na akong tatlong video patungkol sa backfire. So saan ba sisimula yung backfire, ano ba yung mga dapat na i-check kapag may backfire ang ating mga motor. So isang mabilis ang video lang mga bro, kasi merong mga nadadagdag sa atin habang tumatagal yung panahon, habang meron tayong na-encounter na mga ibang problema, mayroon pa palang ibang dahilan kung bakit may backfire ang motor. Kulang yung mga sinabi ko nung nakaraan. Ganun naman talaga mga bro eh. Life must go on. Okay mga bro, so ayan, para may clear lang yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po palagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong tutorial. So umpisa natin mga bro, so tara! Lang makakapanood, ano ba yung backfire? Pwedeng na-encounter nyo na ito, so hindi nyo lang alam yung tawag. Yung backfire mga bro, yun yung pumuputok kapag ka nag-accelerate or nag-decelerate. Kasi meron tayong dalawang klase. Yung accelerate, yung pag-aangatin mo palang yung ating throttle. Okay? Yung handle grip. Hindi yung grip, yung throttle. Basta aangatin nyo, pag isasagad nyo, merong naputok na. Okay? Meron naman naputok siya pag-decelerate. Accelerate, pasagad, pag-decelerate, pabawas. Okay? Ganun yan mga bro ha. Take note, tingnan nyo sa motor nyo kung saan ba siya pumuputok pag accelerate or yung decelerate. Mayroong ganun mga bro. Ayan. So ano ba yung mga possible na dahilan, mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng backfire yung ating mga motor? Ang backfire mga bro, yung pumuputok po yan. Pumuputok, kadalasan yan sa decelerate. Pwede nyo panoorin yung mga una nating video patungkol sa ano. Yung mga una nating video, pwede nyo panoorin mga bro patungkol dyan sa backfire. Pero ngayon, para maikli lang, hindi na tayo pupunta kung saan-saan. Umpisan agad natin mga bro. Ang backfire, yun po yung pagputok ng tambutso. Okay. Unang i-check nyo dyan mga bro, pagka na-encounter nyo yung backfire, is yung mixture ng ating karburador. So, ba't napunta tayo sa karburador mga bro? No, but ito ang karburador. Meron tayong sample dito. Ayan. Ito yung karburador mga bro. Sample lang ng karburador. Pero hindi lang ganito lang ang itsura ng karburador. Napakarami po ng karburador na itsura. Pero ang iisa lang ang trabaho nito. Yan. Kahit sa ang motor na may karburador, iisa lang po ang trabaho niyan. Para paghaluin yung gasolina at saka yung hangin. So, nakadepende dito sa karburador yung ganda ng tono or yung ganda ng tunog ng makina or gandang tipid, matipid yung makina. Nakadepende po sa karburador yan. So bakit naman karburador may kinalaman sa pagputok? Ganito ko kasi mga bro yan. Ang sabi ko nga sa inyo, yung carburetor siya, yung naghahalo ng fuel, tsaka yung gas, at tsaka yung hangin. Ngayon, manual po itong tinutuno. Manual. Kumbaga, nakadepende sa iyo kung gusto magdagdagan yung gas, kung gusto nyo magdagdagan yung hangin, pwede po yung kasi manual po ito. Minsan, wala sa tono yung carburetor, anong nangyayari? Sumbra sa gas. Pagka sumbra sa gas mga bro, mabilis siyang paandarin. Ang problema naman, hindi naman kayang sunugin lahat ng spark plug. Kasi nakadesign lang yung spark plug na minsan kasi ganun ang nangyayari mga bro eh, naka-encounter ako na pasira na yung spark plug. So kahit maganda yung tono nyo ng carburetor, pumuputok-putok pa rin kasi pasira na yung spark plug, hindi niya na nasusunog lahat. Yan. Umpisa nyo mga bro, ang nangyayari kasi dito pag rich mixture, over gas, kulang sa hangin. Meron tayong lean mixture naman, sobra sa hangin, kulang naman sa gas. Saan ba pumuputok doon? Pumuputok mga bro pagka rich mixture, hindi lean mixture. Kasi pag lean mixture, kulang sa gasolina, puro hangin. Yan, maganda sana yun sa makina sa minor. Kaso, sobrang init naman yun, mainit. Possible na mag-overheat yung inyong mga motor. Pag rich, ano nangyayari? Hindi niya kayang sunugin lahat. Yung air and fuel na hindi pa sunog, lumalabas doon sa exhaust. Yan, lumalabas sa exhaust mga bro, ano? Pagkalabas sa exhaust, syempre mainit yung tambutso. Pagka ano na, madami na dun sa tambutso na naipon na gas na hindi na burn out, pumuputok po yung kasi nga mainit yung pipe. Doon nagkakaroon tayo ng backfire. Yan, isa sa dahilan yun mga bro is yung ating karburador. Wala sa tono, possible na tono ay naka-rich mixture siya.
Meron din tayong tutorial, ano ba yung rich mixture or paano ba yung tamang pagtuno. Yan, itong carburetor ng TMX, ang tunuhan niya is nandito sa ilalim. Ito naman yung idle. Ito yung idle. Ayan, ito yung idle. Ito yung tunuhan sa ilalim. Air and fuel mixture. Screw. Yan. So, meron tayong mga video niya kung paano magtuno ng carburetor. So, ngayon, para dun lang sa mga nagbabackfire. Yan, isa sa dahilan. Unang dahilan, wala sa tuno yung carburetor. Possible na rich mixture. Okay, pangalawang dahilan mga bro. I-double check nyo, baka maluwag yung baka maluwag yung stud bolt or yung bolt na kumakapit dun sa pipe. Diba, naitambutso tayo, tapos mayroon dalawang bolt na nakakapit dun sa may head na nakasalang. I-double check nyo yun mga bro, kasi minsan lumuluwag yun or may butas na. Kapag ka ang tambutso natin dun sa may puno, may butas or singaw, possible, magbabackfire pa talaga yung ating magbabackfire yung ating tambutso. Tsaka, madidinig nyo naman yun mga bro, halatang halata naman na singaw yung tambutso, I-double check nyo na rin, syempre, pag hindi pa kayo familiar sa tunog ng carburetor, tunog ng pipe, akala nyo okay pa, pero singaw na pala. Pangalawa, i-double check kung singaw yung pipe or butas or hindi nahigpitan na maayos. Puputok po kasi yun. Pangatlo, yung spark plug nyo mga bro, papundi na. May encounter nyo yan, minsan nagpapawis na yung nagpapawis na yung carburetor, papundi na yung spark plug or mahina ang supply ng mahina yung ignition coil. Kadalasan kasi mga bro, ang spark plug natin humihina rin po yan. Pag pahina na yan, kahit maganda yung fuel or yung air na minix ng carburetor, pagpasok na dyan sa chamber, hindi na naman kayang sunugin lahat. So mangyayari, pag-angat, pagpunta ng exhaust, kasi 4-stroke nga, di ba? Pagkaangat, imbis na papunta ng exhaust, meron, ganun din yung nangyayari, parang yung una lang na ginawa natin na, ay yung sinabi ko sa inyo kanina, na rich mixture. Ngayon naman, maganda yung tono ng carburetor, kaso, yung spark plug mo, hindi niya na kain sunugin lahat na sinusupply na air and fuel dun sa chamber natin, pag spark ng spark plug, hindi niya kain sunugin lahat. Ngayon, ilalawas ulit yun, sa exhaust. Ang mangyayari, dahil mainit nga yung pipe, mainit yung tambutso, pag mayroon fuel doon na natambak na hindi na na-burn out, puputok ulit yun. So magkakaroon kayo ng backfire na naman. So nakakatatlo na tayo. Mahinang spark plug, wala sa tono, yung carburetor, singaw ang pipe, ano pa ba ang mga posibleng dahilan dyan? Ito mga bro, base lang sa mga experience ko, meron kasi akong mga na-encounter na mga ganun. Ano pa ba yung iba? Ito pa mga bro, mayroong backfire dahil singaw yung barbula. Naka-encounter na po ako noon. Kasi na-check ko na lahat . Okay yung pipe, okay yung carburetor, okay yung spark plug, malakas. Kaya pala nagkakaroon siya ng hard start. No, hard start mga bro. Kasi mayroong mga motor na kahit may singaw yung barbula, umaandar pa rin. Mayroong mga ganung motor mga bro. So, possible pagkasingaw yung, lalong-lalo na yung exhaust mga bro. Kasi ganun din ang mangyayari dun . Pagka-compress, singaw nga yung barbula natin, hindi na nakukompress lahat kasi dumadaan dun sa exhaust valve. Pagdaan sa exhaust valve, saan naman ang punta dun? Sa tambutso pa rin. Kaya nga, sa exhaust. Pagka naipo na ulit sa tambutso, puputok na naman yan mga bro. Puputok na naman po yan. Kasi nga, yung pipe natin, mainit siya mga bro. Possible pag mayroong gas doon na natambak, puputok talaga. So magkakaroon talaga kayo ng backfire mga bro. So yun lang ang mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon kayo ng backfire mga bro. Tapos sabihin nyo, ano naman kinalaman ng pipe? Alam nyo mga bro, minsan pagka nagpalit kayo ng pipe, nababago yung tono ng carburetor or nababago yung mixture. Kaya nga hindi lahat ng motor, lalong-lalo na ngayon yung mga modelo, yung mga FI, hindi pwedeng basta-basta kayo magpalit. Minsan nagkakaroon siya ng error, nababago yung tono ng yung ECU, nagluloko. Mayroon kasing temperature sensor yan mga bro. Mayroong sensor na nakadikit dun sa pipe. Minsan nadidetect ng ECU na nababago yung pipe. Kaya hindi pwedeng basta magpalit ng pipe, lalong-lalo na yung mga naka-FI. Yan, di ba? Pagka nagpalit kayo ng tambutso, mas maganda magpatuno rin kayo ng carburetor mga bro. Mababago kasi yung mixture niyan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, pero mayroong mga pagkakataon mga bro na pagka nagpalit kayo ng pipe, nababago yung tono ng carburetor.
Yan, halos yun lang. Yung apat lang yung nadagdag natin. Wala na akong ibang naisip. Or wala na akong ibang na-encounter. Ano, kasi yung mga sinasabi ko sa inyo mga bro, based on my experience din yan. Ano, kadalasan kasi pumuputok yung ano, madali lang. Ay, isa pa pala. Pagka pumuputok-putok doon sa may mga aircut, ano, kagaya ng YTX, ng Raider, ayan. Minsan, pag pumuputok-putok, mas maganda tanggalin nyo na lang yung aircut mga bro. Sa Sigma 250, meron yan. Ay, wala pa yata akong video dyan mga bro. Yung pagtatanggal ng aircut. Ayan. Kasi yung iba, kadalasan kasi yan sa YTX, tinatanggal ko na yan mga bro. Diba, mayroong hose na nakakabit sa aircut, tapos may malaking hose na nakakabit sa fuel, ay, airbox. Ayan. Ang gagawin nyo doon, ikat nyo na lang o putulin nyo yung malaking hose, tapos salpakan nyo ng kung anong pwedeng isalpak na walang makakalabas na hangin. Minsan kasi yun yung nagkukos ng backfire doon sa may mga aircut or may mga ASB or air suction valve na mayroong mga ganung motor kasi mga bro. Yan, yun lang siguro mga bro yung ma-share ko sa inyo. Ano, sana mayroon ko yung natutunan tungkol doon sa pagpuputok o sa pagkakaroon ng backfire na motor. Yan. Hindi naman lahat nakaka-encounter dito mga bro. Pero may time na may encounter nyo ito at nakaka-irita po yun. Nakaka-irita na pagka nag-decelerate kayo, pumuputok. Minsan, pa nagka-accelerate kayo, pumuputok. So, nakakahiya sa mga katabi natin ng mga ano na minsan naapoy pa talaga mga bro. Nangyari na sa akin yan. Kaya nagkaroon tayo ng video na mga bro. Pwede nyo pong panoorin yun. Okay? So, hanggang dito lang mga bro. Check nyo yung carburetor kung nasa tono. Check nyo yung spark plug kung mahina na ba or malakas yung spark plug. Check nyo yung valve. Kapag ka na-check nyo na lahat tapos ayaw pa rin. Check nyo na yung valve. Tapos, obvious naman kung singaw yung tambucho or maluwag yung tambucho. Yan, pwede nyo i-check yan. Mga yan na sinabi ko sa inyo mga bro. Yan yung mga possible cause or mga possible reason. Wow, English. Mga dahilan kung bakit minsan nagkakaroon ng backfire yung ating mga motor. Okay? So hanggang dito lang mga bro. Sana meron kayong natutunan. At hindi ko ito ginawa yung video para dun sa mga magagaling na. Okay? Ulitin ko mga bro. Ginawa ko itong video para dun sa mga magdi-DIY. Para dun sa mga nag-aaral gumawa ng motor. Alright. So hanggang dito lang. Shoutout sa inyo lahat mga bro. At maraming salamat sa suporta. Sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. So, okay na.